ang tagapaghatid ng mga napapanong isyu at mga mainit na balita. Ang host, anchor, broadcaster, KBP Member, Dante Abrera. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Magandang, magandang maulap na umaga, mga ka-isyo! Welcome po sa ating palatuntunang isyu balita! Uy, ngayon po ay araw na naman ng Sabado, mga ka-isyo, ha? Good morning po sa mga bagong gising! Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. O, sa ating po mga kababayan na nakatutok po sa ating programa ngayon. Good morning. Magandang umaga po. Ngayon ay araw na naman ng Sabado. Araw na naman ang ating pagsasama-sama, ha? Siyempre, ano man po ang inyong mga ginagawa? Ano man po ang inyong mga kinukuting-ting? Kayo man po ay busy-busy sa pag-aalmusal? Si Mrs. handang-handa. Busy-busy sa pag-aanda ng almusal, ha? Okay, good morning po. Good morning! Ano man po ang inyong ginagawa? Samahan niyo kami, ha? Sa oras sa ating palatuntunang isyu balita. Siyempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Makakasama nyo sa loob ng isang oras. Siyempre, sa ating palatuntunang isyu balita. Saturday edition, ito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, ano man po ang inyong ginagawa, ha? Bagong gising, magandang umaga po. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Ala ay kayo gay, nagkape na. Kami po ay hindi pa, ha? Sarap ng kaping barako, eh. Ha? Lalong-lalo na po ngayong medyo umaambon-ambon, ha? Ngayon pong medyo umuulan-ulan. Masarap po ang sinangag na may kaulam na tuyo, ha? Yung dried fish natin. Plus, mayroon pong kaping barako na umuusok-usok. Wow! Siguradong sira na naman ang diet ng inyong likod. Okay! So mga ka-isyo, araw na naman po ng Sabado. Araw na naman po ng ating pagsasama-sama. Araw na naman po ng pagbibigay natin ng mga napapanong isyo at mga maiinit na balita. Siyempre, dito lamang po yan sa ating palatuntunang isyu balita sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay mga ka-isyo, narito po ang ilan sa mga tatalakayin natin at siyempre napapanong isyu at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ika-28, ha? Sa buwan ng Mayo. Malapit na naman po tayong umalis sa Mayo. Pupunta na naman tayo sa Hunyo. Malapit na. Ilang araw na lang. Ilang tulog na lang, ha? Ay, belated happy 60th birthday, anniversary nga pala, ha? Kay Mrs. Minda Abrera. Ayan. Ayan po, inagdaos ng ika-anim na pong kaarawan. Ayan. Ating kabiyak, ha? Okay. Mga kaisyo, ang ating pong mga napapanong isyo ngayon, ha? Tulad po nito, bilang po ng Pinoy na nagpabakuna, abay nadagdagan, tumaas po, ha? Tumaas na ang bilang ng mga Pinoy na nagpabakuna. Mamaya alamin po natin, ha? Kung ilan yun. At
2 milyong COVID-19 vaccines mai-expire na po sa Hunyo. Kaya samantalahin po yung mga gustong magpabakuna. Baka abutin ng expiration yung mga bakuna, mga vaccine natin, ay sayang naman. Ha? At war on drugs sa bagong admin o administration, no? Mas paiintingin. Ayun po yan sa ating PNP, Philippine National Police. Samantala, medical insurance requirement po, requirement po sa face-to-face classes. Di na kailangan. Ayun. O, dati po kasi kailangan yan eh. Ngayon po ay hindi na kailangan. Okay. Ang kompletong detalye ng mga balitang yan, mga ka-isyo, ha? Sa ating pong pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch at preno ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Princeton Brake Body and Clutch Relining. Matibay at matagal, lahat ng lining ng mga preno ay kanilang ginagawa. Tulad ng preno ng bisikleta, motorsiklo, jeep, truck, kotse at iba pa. Clutch lining ng anumang klase ng sasakyan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Puro Uno, Barangay Puypoy, Bay Laguna. My cellphone numbers na 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Katabi lamang ng Isyu Balita Publications. Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ng Isyu Balita. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, isa sa pangunahin po natin yung balita. Tumaas na po ang bilang ng mga Pilipino na nagpabakuna. Makaraan po ang halalan nitong Mayo 9 dahil umano sa posibleng pangamba sa nagsusulputan na iba't ibang sa variants ng COVID-10 o 19. Omicron. COVID-10 Omicron. Ayon po yan sa Department of Health o DOH. Sinabi rin po ng DOH na maaaring dulot din ito na hindi na abala at akupado ang mga tao sa kampanya at halalan maging sa pinataas na information campaign umano ng kagawaran. Ayon po kay DOH Undersecretary and National Vaccination Operations Center Head Merna Kabutahe, ang average po na arawang dosage ng natuturok o yung pong natuturok na bakuna ay nasa 200,000. Nasa 200,000 na po mula nang magtapos ang eleksyon. Bago ang halalan, mas mababa po ang
mababa pa po mga ka-isyo sa 100,000 mano ang kanilang average. O, biglang lubunga naman, ano? Nadoble po, nadoble ang naging average, ano? Mahigit doble. O, nitong Mayo 26 mga ka-isyo, nasa 69.1 million Pilipino na po ang nakapagkumpleto na ng kanilang mga bakuna. Habang target naman po na maiakyat pa ito mga ka-isyo sa 77 million sa pagsapit po ng Hunyo at 30 sa pagpapalakas rin ng bakunahan sa mga batang nasa edad 5 taon hanggang 11. Nananatiling hamo naman ang pagbibigay ng booster shot sa populasyon sa kabila ng pag-uumpisa sa bakunahan sa ikalawang booster o booster shot para po sa ikalawang booster, ha? Nasa 171,000 individual na po ang nabigyan ng nito makaraang umabot po sa 83,000 senior citizens at 36,000 ang frontline health worker ang nagpabakuna. Mas marami pa pong impormasyon at mga balita, makaraan lamang po ang ilang pang paalala. Kaibigan, murang bakal at yerba ang hanap mo? Magandang balita, ang DP Roofing Services ay tumatanggap maging ito ay straight contract sa pagbubumong. Kumpleto rin sila sa pagkawa gamit ay binder. Tulad ng mga sumusunod, alulod, palupo, gutter at iba pa. Ang kanilang cellphone number ay 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Purok 1, Barangay Puypuy, Bay, Laguna. DP, Roofing Services and Supply. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP Member DANTE ABRERA sa kanyang mga napapanong isyu at mga mainit na balita. Isyu Balita. Okay mga ka-isyo, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang isyu balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, DANTE ABRERA. At dito lamang po yan sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, 2 milyong doses po ng COVID-19 vaccines ang nakatakdang mapaso sa katapusan po ng Hunyo. Ngunit maaari pang madagdagan ang bilang dahil po hindi pa ito final. Sa ating pong expiring na vaccine, we will have the final numbers by the end of May. But hanggang June, we are expecting kung hindi ma job almost 2 million kung hindi po magagamit by end of June. Saan po yan? At sabi po yan ni Health Undersecretary Merna Kabutahi na nasa laging handa briefing.
nagsumiti naman ng demand forecast ang DOH ng 34 na milyong doses na binubuo ng mga taga pampalit sa mga nag-expired na ito po yung mga ma-expire na na mga doses ng vaccine. Nagpasabi naman po ang COVAX sa Pilipinas na ang pampalit sa mga bakunang ito ay manggagaling sa iba't ibang sources. Hindi tamang sa hindi lamang po sa kanila. Ngunit kinukonsidera ng COVAX na palitan ang mga bakuna na binili ng pamahalaan maging ang binili ng mga pribadong sektor at ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 73.7 million na po na Pilipino ang nabigyan ng kahit isang dose ng bakuna, habang nasa 69.1 million naman po ang bakunado na. Nananatiling hamon naman ang pagbibigay ng booster shot para po sa ikalawang booster. Nasa 171,000 ang individual ang nabigyan nito. Makaraan pong umabot sa 83,000 senior citizens at 36,000 front line healthcare workers, mga ka-isyo, ang nagpabakuna. Mga ka-isyo, tayo po ay magbabalik makalipas pa ang ilang paalala. Nice nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang ABRERA's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nice nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA's Garden, landscaping and garden maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP Member DANTE ABRERA sa kanyang mga napaparang isyu at mga mainit na balita. Isyu Balita. Okay, mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. Samantala, mga ka-isyo, ayon po sa PNP, tuloy at mas paigtingin, mga ka-isyo, paigtingin pa po ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya laban po sa illegal drugs.
kasabay ng pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Hunyo at 30, mga ka-isyo. Ayon po kay PNP Director for Operations, Police Major General Villariano Dillon, naglabas sila ng direktiba sa lahat po ng mga police commanders na dudublihin ang kampanya laban po sa illegal drugs na patuloy na namamayagpag. Sabi po niya, walang humpay at lalo pa nating paigtingin. We have just developed a new policy for this, mga ka-isyo. Sabi po niya, hindi natin hihintuan ang operations laban po sa illegal na droga. Walang bitawan. It is our inherent function, mga ka-isyo. Yan po ang sabi ni Dillon. Sinabi po ni Dillon na may bagong strategy, mga ka-isyo, strategiya na ginagawa ang PNP upang masawata ang operasyon ng mga drug syndicates. Dudublihin din anya ng PNP ang mga information drive at mga education campaigns sa mga estudyante na kadalasang target na customer ng mga illegal drug syndicates. Pagtutuunan din ang rehabilitasyon at reintegration ng mga drug dependents. Naniniwala din po, mga ka-isyo, si Dillon na papabura ni incoming President Ferdinand Marcos ang kampanya ng PNP laban sa droga. Sinuportahan din po ni Dillon ang pahayag ni PNP OIC Police Lieutenant General Vicente Danao na maliit lamang na porsyento ng police ang mga sangkot sa illegal na droga. Pero sana dapat mawala, no? Sana mawala yung mga pulis na sangkot sa droga, mga ka-isyo. Magbabalik po kami makalipas pa ang ilang paalala. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng utahe at dessert. Magandang servisyo. Pwedeng mag-request sa anumang nais mong utahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, bigo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa para sa reservisyo. Please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Chibugan Catering Services niya. Abrera's Chibugan Catering Services. Abrera's
tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. Dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, isang magandang balita para po doon sa ating mga magulang, ano? Hindi na po requirement ang medical insurance para makadalo sa face-to-face sa classes ang mga estudyante sa kolehiyo. Ayon po yan sa Malacañang. Inihayag po ni Deputy Presidential Spokesman at PCOO Undersecretary Chris Ablan na binawi na po, binawi na po ng Interagency Task Force ang medical insurance na requirement po, requirements para po sa mga estudyante na dadalo sa face-to-face classes. Base po, base na rin po sa rekomendasyon ng Commission on Higher Education. Nauna rin po dito mga ka-isyo, kinatasan ang mga higher education ito po yung institutions na check-in ang mga estudyante ay nakarehistro sa PhilHealth o may medical insurance na sasagot sa medical expenses para po sa COVID-19 sakaling magkasakit ang mga ito. Nitong Marso, mga ka-isyo, ay pinayagan na ng IATF ang mga ito po yung mga ano ha, yung pong mga estudyante na nasa ilalim po ng alert level 1 na may magsasagawa po ng mga face-to-face classes ng hanggang 100% classroom. Yung ano po ha, yung pong siyempre balik na sa dati yung ating ano ha, yung ating pong mga pag-aaral ng ating mga anak ha. Kaya magiging 100% na po sa kanila mga classroom capacity ha? Para po pero para lamang po sa mga estudyante at teaching at non-teaching personnel na kumpleto na po ang mga bakuna. Ayun, ha? Kinakailangan po ay kumpleto ang kanilang mga bakuna. O, para po sa ganon, magkaroon po ng 100% na last season, no? Alam nyo, malaking bagay po yan, no? Kung ako ang tatanungin, malaking bagay po na magkaroon na talaga ng face-to-face ang ating mga estudyante, ano? Sapagkat sa totoo lang, hirap na hirap na po ang ating mga estudyante. At kung gaano po kahirap ang nararamdaman ng mga estudyante, ay ganun din po kahirap ang nararamdaman ng mga magulang. Ano? Kasi alam nyo, ang mga nagiging teacher, ngayon ay yung kanilang mga magulang na. O kaya yung mga maraming anak, na talagang gustong matuto ang kanilang mga anak, talagang isa pa po doon, yung mga magulang na gustong masagutan lahat ng mga modules na pinu-pull out o yung dinadala sa mga tahanan, yung iniuuwi ng mga estudyante, hindi po pinababayaan ng kanilang mga magulang. Kaya humahantong po doon sa pagsakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Siyempre, hindi nila pinababayaan yung kanilang mga anak.
O kaya napakaganda. Alam nyo, sabi nga ng ating mga kababayan, napakaginhawa ngayon ng mga teachers. O ano, sapagkat sila po ay gumagawa lang ng mga module. Hindi po katulad nung sila po ang talagang araw-araw, oras-oras ay nagtuturo sa mga estudyante. Sapagkat napalitan po ngayon, mga magulang po ang nagtuturo. At yung iba naman, ibang mga magulang, kapag hindi na po kayang sagutan ng kanilang mga anak, napipilitan po na sila ang magsagot. Ano? Huwag po kayong tatanggi, ha? Yan po yung reality. Yan po yung katotohanan. At yan po yung nangyayari, ha? Na sa totoo lang, kapag hindi po masagutan ni anak, magulang po ang nagsasagot, ha? O kaya, ano matututunan ng ating ano, ha? Malaking kabawasan po doon sa natututunan ng ating mga anak. O, sapagkat, kalimitan nga po kapag hindi kayang sagutan ng mga estudyante yung kanilang mga module ay magulang po ang nagsasagot. O kaya dapat kapag gumraduate po si estudyante, dapat ay gagraduate din po si magulang. Diba? At kapag mataas ang grades ng estudyante, dapat po ay kahati niya ang kanyang magulang. Diba? Oh, hindi naman po natin nilalahatan, no? Kasi marami naman po mga batang matatalino at talagang hindi na umaasa sa magulang. Lalong-lalo na yung mga estudyanteng masisipag. Pero doon po sa mga estudyante na talagang medyo kahit masipag, kapag medyo naririndi na po sa dami ng kanilang mga module, minsan po talaga ay hindi na po masagutan yung iba. Kaya nandun po yung kanyang magulang para magsagot doon sa ibang mga module. So, yun. Kaya pinakamaganda po ay i-assist na lang natin ng maayos yung ating mga anak. Assist. I-assist lang po. Eh? Pero yung tayo po ang magsagot, mukhang mali. Eh? Kasi pagka ganun po ang nangyayari, mamimihasa po ang mga estudyante natin. Mamimihasa po yung mga estudyante na nanay ang nagsasagot o tatay. O kaya kinakailangan po ay i-guide lang natin yung ating mga anak para po sa mga module. Pero wag po natin sasagutan yung kanilang ano, ha, yung kanilang mga assignment o yung mga modules. Para sa ganon, hindi po mangyari na kayo yung parang ano, kayo na yung parang estudyante, ano. O kaya paalala lang po doon sa mga magulang, inuulit natin, dapat po ay gawin nyo, i-assist lang po natin yung ating mga estudyante. Huwag po nating sasagutan at huwag po tayo ang magsasagot doon sa mga modules nila. Okay? So mga ka-isyo, magbabalik po ang isyu balita makalipas po ang ilang pang paalala. Ang clutch at preno ng inyong mga sasakyan, sagot ng Princeton Brake Banding and Clutch Relining. Matibay at tumatagal, lahat ng lining ng mga preno ay kanilang ginagawa. Tulad ng preno ng bisikleta, motorsiklo, jeep, truck, kotse at iba pa. Clutch lining ng anumang klase ng sasakyan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Kurokuno, Barangay Puypoy, Bay, Laguna. May cellphone numbers na 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Katabi lamang ng Isyu Balita Publications. Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Broadcaster at KBP member DANTE ABRERA sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita. Okay.
Okay, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, at dito naman po mga ka-isyo, dito po sa isyo na 2 milyong COVID-19 vaccines na may expire po sa Hunyo. Ha? Ayun, kaya alam nyo, sayang ito eh. O kaya kung sino po yung mga nagnanais na magpa-vaccine, eh samantalahin po natin ano. Kasi baka sa mga susunod na araw, eh, may bayad na po yan. O kaya habang libre pa, eh pwede pa po kayong magpa-vaccine ng libre. Ha? At saka sayang naman ito. Ito po'y ginastusan ng pera ng ating kabanang bayan, ano? Eh kaya dapat, sakali, pakinabangan, ano? Kaya kung sino po yung mga nagnanais, ha? Nanais pa na magpa-bakuna, eh samantalahin po natin, ha? Bago po mag-sumapit ang katapusan ng buwan ng Hunyo. O, sabagay, may isang buwan pa naman, ano? O, kaya lang, yun nga, malapit na po ang expiration. O, ang tanong, gaano pa katagal pakikinabangan ng tao kapag nagpabakuna? Yun, kinakailangan po malaman natin yan. O, baka naman kung mag-expire na, na-inject nga sa atin, na-vaccinan nga tayo, saglit lang, paso na. So, nakaramdam lang tayo ng sakit, ano? Masakit din po kasi magpaturok, eh. Ha? Masakit din po kasi magpabakuna. O, kaya, kumbaga, ibig sabihin, maipaliwanag din ang ating DOH kung gaano pakatagal na pakikinabangan ng ating mga kababayan habang ito ay nasa kanilang mga katawan, ano? O, kaya, kasi, sabi nga, mag-i-expire na po sa Hunyo, sa buwan ng Hunyo, itong kasunod na buwan. Sabagay, isang buwan pa. Kaya lang, yun nga po ang tanong, hanggang kailan tatalab o iipikto ang visa nito sa katawan ng tao? Yan po yung katanungan ng ating mga kababayan. Ano? Na sana po ay masabi rin po ng DOH para alam po ng ating mga kababayan kung gaano pa po tatagal ang visa nito sa katawan ng tao. At ang issue naman po dito sa war on drugs sa bagong administrasyon na sabi nga po ay lalong paiitingin. Maganda po yan, no? Kasi bagong administrasyon, dapat mas matindi po ang kampanya laban sa droga. Alam naman po natin, ito po yung nakakasira sa buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan. Marami pong pamilya ang nasira dahil sa droga. O kaya, tama lang po na paigtingin ng ating mga kapulisan ang pagpapairal kung paano po pipigilin at sasawatain ang mga illegal na droga. Yan, katulad po ng sinabi ni PNP Director for Operations na si Police Major General Bilera, ito po si ano ha, si Valeriano Dillon, na dapat po ay lalo daw pong pag-iigtingin. Abay, maganda yan. Para kahit papano ay tuluyan na pong mabawasan, at hindi lang mabawasan, sana po ay mawala na, no? Kasi wala namang kahinatnan ang ating mga kababayan. Talagang yan po yung ano, lalong-lalo na po doon sa mga estudyante. Yan po talaga yung gumigiba, no? Sumisira
at nagbibigay po ng pangit na kinabukasan sa ating mga kabataan, ano? Kaya good luck po sa inyo, Sir Dillon, dahil lalo niyong pag-iigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga. Good work po yan. Sana tuloy-tuloy. Para kahit papano, ay hindi po talaga makasingit yung pong mga drug syndicates na yan, ano? Alam nyo, sa totoo lang, sabi nga, ang isang puno, maging yan man po ay ugat, sanga, puno, dapat po talaga ay tanggalin. Dapat po talaga ay alisin para hindi na mabuhay, hindi na patuloy na manalanta, ano? Okay, mga ka-isyo, dako po tayo sa mga mensahe mula sa ating mga kababayan, ano? Ay, yung pong ano ha, yung pong ano, nag-message po uli sa atin si Ma'am Maribica Flores, ano? O, tungkol po dito sa ano ha, sabi po niya ay maging seryoso po sana ang mga otoridad o mga kapulisan sa implementasyon ng mga open pipe na motorsiklo. Lubha na po kasing nakaka-perwisyo. Ayun. Alam niyo, Ma'am Marvic, sa totoo lang, hindi lang po kayo ang nagre-reklamo. Napakarami pong nagre-reklamo dahil diyan sa, no, sa mga open pipe na yan. Alam mo, kakalimitan po ng mga gumagamit yan. Kung kailan pa hating gabi, lalo pa nilang pinaiingay yung kanilang mga tambucho, yung kanilang mga motorsiklo. O, sanhi po ng pagkabulahaw ng ating mga kababayan, ano? O, kaya panawagan po natin sa kinauukulan, ano? O, para po sa ating palatuntunang isyu balita, tinatawagan po natin ang HPG, yung pong Highway Patrol Group, na sana po ay paigtingin. Ha? Paigtingin po ang panguhuli para po matigil na ang mga ganitong kaso, ano? Na dapat daw po ay maging seryoso kayo sa paghuli ng mga naka-open pipe. Lalong-lalo na po yung mga ano ha, yung mga kapulisan natin. Na dapat po ay talagang huwag niyong palalampasin kapag kayo po ay nadaanan ng mga naka-open pipe. Tawag nyo kaagad doon sa unahan para mahuli. Oh, kasi hindi po maganda na mananatiling nakakaperwisyo po itong mga naka-open pipe, ano? Lalong-lalo na sa ating gabi, nako po. Yung po yung isa sa pinaka-problema ng ating mga kababayan. At nakakasakit talaga ng tenga. Kaya pinakamaganda po, ha? Lalong-lalo na, ha? Katulad ng mga LTO, ha? LTO, HPG, ha? At yung pong ating mga traffic enforcers, yung pong ating mga kapulisan, tinatawagan po natin ang pansin na dapat po ay aksyonan ito. Marami na pong nagre-reklamo. Nawawala po yung ano, yung dating original na muffler ng mga sasakyan nila, lalong-lalo na po. Minsan ha, hindi lang motorsiklo. Yung mga kutsi na talagang ginagawang open pipe, no? Na nakakaistorbo po pagdating po doon sa mga kabahayan, ano? O, yun. Kaya, pati yung mga ano, sana gumawa po kayo ng ordinansa. O, yung mga barangay officials. O, si Kapitan. Ha, yung mga kapitan natin.
gumawa po kayo ng ordinansa. O kasama po yung ating mga kagawad ng barangay na dapat bawal po ang open fire yung po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na po, ah. Sabagay, yung ibang mga subdivision talagang ipinagbabawal na yan eh. O eh, kaya kahit hindi po subdivision, kahit barangay lang, kung ang inyo pong kapitbahay ay naka-open pipe, ay dapat po ipagsabihan natin. Ano? Sawatain po natin. Dahil yan po ay bawal at nakakaperwisyo. Ha? Ayun. Mula naman po kay Miss Amy Perez. Sir Dan, isa pong problema dito sa aming barangay ay yung pong mga asong gala, mga askal, at yung pong mga hila-hila ng mga nag-aalaga, mga nakakadina. Pero sa harapan po o sa gate po namin, dumudumi. Nga naman yun, ha? Yung pong may mga may mga alaga na aso, kung kayo po ay may hila-hila at may tali yung inyong mga aso, abay, wag naman po natin pa dumihin doon sa tapat ng mga bahay ng may bahay, ano? Sa gate ng may gate. Abay, yung iba po kasi, parang nananadya, ano? Yung kapitbahay pa, ginagawa nilang pupuan. Ha? Doon po dumudumi yung kanilang mga aso. Abay, parang natutuwa pa sila na nakakaperwisyo, ano? O, kaya minsan yan po yung ugat ng pag-aaway ng magkapitbahay, ano? O, kaya doon po sa ating mga kababayan, doon po sa ating mga ka-isyo, ay dapat po ay actionan po natin ito, ha? Bawal po na kayo ay may aso, bagamat ito ay may tali, papadudumihin nyo kung saan-saan lang. Ano? Nasa batas naman yan eh. Eh? Dapat po ay nasa lugar kung saan po ninyo padudumihin ang inyong mga aso. Eh? Kinakailangan po ay nasa tamang lugar. At yung iba nga, linalagyan ng pampers yan eh. O para po sa ganon, hindi ko saan-saan dumudumi. Ano? At isa pa po dyan, mga ka-isyo, reklamo po ni Ma'am Amy Perez, ay yung pong mga asong gala. Ano? Yung pong halimbawa, nag-alaga kayo ng aso, walang tali. Eh? Yung pong mga walang taling aso, hindi po nakakulong, na naglipa na po sa mga lansangan, abay dapat po maging mahigpit din po dito yung ating mga barangay, mga barangay officials natin. Ipag bawal po natin yung pong mga askal na yan. Dapat po ay gumawa kayo ng ordinansa para po doon sa pagbabawal sa pag-aalaga ng aso na walang tali at hindi nakakulong. O dapat po kasi kung kayo mag-aalaga ng aso, responsable kayo. Ikulong nyo po ang inyong mga aso. O kung hindi naman nakakulong, dapat po ito ay inyong itali. Dapat nakakadina. O para sa ganon, hindi po makaperwisyo. O isa pa po dito, delikado pong makakagat yan. O kapag nakakagat po ang inyong aso, abay, alam nyo naman, obligasyon nyo po ang gastos dyan. Kayo po yung magpapaturok. Napakamahal po ngayon ng turok para po sa anti-rabies. Ano? O kaya paalala lang po, ha? Doon sa may mga mahilig mag-alaga ng aso, maging responsable po kayo, ha? Maging responsableng mag-aalaga. Ingatan po natin na yung ating mga aso ay makaperwisyo, ha? Hello?
alam nyo mga ka-isyo, kung sakali, pinakamaganda na po talaga na talagang kung kayo ay mag-aalaga ng hayop o ng aso, ilagay po natin sa tama. Ano? Okay, mga ka-isyo, ang ating pong palatuntunang isyu balita ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang pang hanap buhay. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang ABRERA's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay muling nagbabalik sa ating po palatuntunang isyu balita. At syempre dito lamang po yan sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, pakinggan na po natin ang mensahe mula po sa ating pastor, sa ating partner, para po sa ating pagkain kaluluwa. Mga mensahe mula po sa ating Biblia, banal na salita, no? Okay, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mahal na pastor, walang ibang kundi si Pastor Renante Villanueva. Pastor, good morning! Good morning po, yes. Sir Dante, at sa ating pong mga ka-isyo. Ngayong umaga po ay salamat sa oportunidad muli. Okay, ano pong mga mensahe natin? Ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan, Pastor? Mensahe natin ngayon ay makikita po sa Matthew chapter 17, verse 18. Ang pinakaalaman nito ay ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo patungkol sa pagkilala po sa kanya, na bilang isang tagapagligtas. So dito, nakilala natin na isa sa pinakakilala leader, mananampalataya si Moses. Sabi nga, the giver of the law. So, at nakilala din natin si Elijah, as you all know, the prince of the prophets. Pero mas makilala natin kung sino si Jesus Christo, na anak ng Diyos, the all-sufficient Savior. Sabi nga, kung wala po siya sa buhay natin, we are nothing. So alam mo natin at kilalanin natin mga kapatid, ang patungkol sa buhay po ng ating Panginoong Jesus Christo. So si Jesus Christo, the only glory we have. We glory no one but Him. Tinuturo dito mga kapatid, anumang ating mga posisyon, status sa buhay, mga katagumpayan o mga saksisi sa buhay, kadalasan ang nabibigyan ng glory ay ating sarili o ang ibang tao. So tinuturo dito ng Panginoon sa atin, the only glory we have, we glorify no one but Him. Secondly, the only gospel we preach, the center of all our messages is
Christ alone. Dapat ito po yung mga nilalaman, no? Hindi mga kung anong nilalaman ng mga mensahe pagdating sa katuruan na kung saan naglilihis sa mga tagapakinig, lalo na sa pagdating sa espiritual ng buhay o kaya sa makamundong bagay. So tinuturo dito na ituro natin kung ano ang nais ng Panginoon na matutunan o malalaman ng tao patungkol sa Kanya. The only purpose we have. Oh, ito po yung pangatlo. May mga kanya-kanya tayong mga layunin sa buhay, pero mas maganda yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. He alone is our motivation, goal, and desire. Ah? So, tinuturuan tayo na seek Him first. Unahin natin siya sa buhay natin. Pang-apat po, and isa ito sa pinakamahalaga, no? The only Savior we have. So, pagdating po sa spiritual na buhay, wala na po kailangan tayong kilalanin bagkos ang ating Panginoong Jesucristo na siya lamang po ang ating tagapagligtas. We cannot compare Him with others. He is above all and through all. Tinuturo dito ng Bible na marami ang tao kinikilala na Diyos at marami na rin lilihiyan sa buong mundo. Pero siya lang ang dapat kilalanin ng tao bilang tagapagligtas. So sa oras na ito, mga kaibigan, kapatid, dahil na sa Isyu Balita, sa pangalan ng Sir Dante, maraming salamat na sa pamamagitan nito. Ang ginagawa natin ay nakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon at hindi lamang sa tao. Because, sabi nga, dapat ang ginagawa natin para sa Panginoon. Kilalanin natin siya, no? Bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Sir Dante. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa dakilang buhay, dakilang araw, oras at programang ito na patuloy niyong ginagamit upang maihayag ang iyong dakilang salita at mas makilala kung sino ka sa aming buhay bilang si Jesus na aming tagapagligtas. Patuloy niyong pagpalain ng bawat isa, maging ang programang ito ang aming po mga staff, reporters, at maging ang aming po mga viewers and listeners sa programa ito. Patuloy niyo pong pagpalain. In Jesus' name we pray, amen and amen. Amen. Thank you, sir. God bless all. Okay. Thank you rin po, Pastor, sa iyong mensahe. God bless po at magandang umaga. Okay. Narinig po natin, mga ka-isyo, siya Pastor Renante Villanueva para po doon sa ano, malaking bagay po ha, para po sa kanyang mensahe, malaking bagay po na tayo ay nabe-bless, no? Kahit papaano nakakarinig po tayo ng mga salita ng Diyos. Malaking bagay po yan, no? At malaking bagay po na kung sakali ay tayo ay nakakarinig ng mga mensahe mula po sa ating Biblia, mga ka-isyo. Eh? Kaya maraming salamat sa iyo, Pastor Renante Villanueva. Okay, mga ka-isyo, yung pong mga kabubukas pa lang ng radyo, dito po sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio, ngayon po ay araw ng Sabado, ika-28 sa buwan ng Mayo 2022, mga ka-isyo. Ha? Ayun, mga ka-isyo, good morning po sa ating mga kaibigan diyan po sa Caloocan, ano? Yung mga taga Danjo's Bakery. Sila po yung gumagawa ng mga masasarap na tinapay. Kaya kung kayo po ay malapit doon sa kanilang inaruroonan diyan po sa Caloocan, ay
Swerte po ninyo dahil makakatikim kayo ng mga masasarap na tinapay. Ano? Gawa po yan ni na Mr. and Mrs. Joe. Siyempre. At siyempre, Miss Anabel Balasbas. Okay. Kaya yun. Sa mga tagarian po sa Caloocan City, ha? At silikin po natin ang Danjos Bakery. At good morning nga pala kay Mac Daryl Abrera na nanonood at nakikinig siya ngayon. Eh? At doon po sa ating mga kasama dyan po sa 2ID Free Score. Good morning po. And good luck. Magkita-kita tayo dyan sa January, sa June 4. Ha? June 4. Magkita-kita po tayo. Yan po sa Kapinpin, ano? At good morning din po doon sa ating mga kaibigan, mga kautol, ha? Dyan po sa Haring Bakal. Good morning po. At dyan po sa mga taga Port RCDG, magandang umaga po. God bless po sa inyo. At syempre, yung pong mga taga Pimamadi, dyan po sa Bayan ng Impanta. Dyan po sa Dinahigan. Good morning. At good morning din po dyan sa ating mga kasama sa advisory councils ng First Laguna Provincial Mobile Force Company. Good morning po. Good morning. Mga kaisyo, medyo wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsubaybay at pagsuporta sa ating programang Isyu Balita. Kami po ay medyo wala na lang oras, kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam muna. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito rin pong oras, mga ka-isyo. Ha? Siyempre, dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga kaisyo, huwag po kayong aalis. Natabayanan po natin ang susunod na programa. Kami po ay nag-iiwan ng isang magandang umaga. At sana po ay buhusan tayo ng mga biyaya. At sana po ay lagi tayong ligtas. Pagpalainawa po tayo ng ating poong may kapal. Bye-bye!